Magandang araw, kaibigan. Meron po akong bagong dating dito na parcel o order galing kay Banggood. Ito po ay isang tools na pwedeng gamitin sa electronics. I-unbox po natin. Nakita. Siya. EMF multimeter, auto power off. Yan po yung brand niya. Mastool MT11 Pro. I-check po natin yung laman. Medyo deform po yung ano niya, yung box. Siguro dahil po sa travel or sa shipping, sa way po ng pag-handle nung package. Mayroon na rin po siyang case, may suitcase na siya. Open natin kung ano yung mga laman. Po yung manual niya. Mayroon po siyang Chinese at puro English naman po at madali siyang intindihin. Puro English po, wala pong Chinese. Yung Chinese niya yung nasa likuran siguro, sa likuran lang po. Pero yung nasa kabilang side ay puro English. Madali siyang anuhin, intindihin. May ating tumabasahin. Kailangan natin maayos. Ito po siya ngayon. Halos kasing laki lang ng cellphone. Mayroon din po siyang test probe. Yan po yung test probe niya. Made in China. Built-in po yung baterya niya. Ibig sabihin, nasa loob, para talagang cellphone. Meron din po siyang charging cable. Yung charging cable niya po ay C-type. Kung sino yung mga cellphone na yung charging port ay C-type, ito po ay C-type yung charging, ano niya, charging cable. Tanggalin po natin yung case. May rubber case po yan. Nakasama. Yan po yung charging port niya. Ang gagamitin po na charger dito ay yung pan-charge din po ng ano, ng cellphone. Tanggalin nyo lang po yung kable nun sa pan-cellphone. Ito po ikabit nyo. Tapos yung test probe po, mayroon din pong kasamang sleeve para po dun sa protection. Kung halimbawa mga gumududot po kayo ng mga electronic board na hindi dumikit, yan po, meron po siyang sleeve. Papiraso lang po yung lalabas pag naikabit yan. Parehas po yan sa magkabilang side. Ang model po nitong ano na to, ang model po nitong smart multitester na to ay MT11 Pro ng Mastool. Ito siya, MT11 Pro ng Mastool. Nabili ko po sa Banggood ito ng halagang 1,500 plus itong unit na to. Madali naman po siyang gamitin siguro. Babasahin lang po yung manual. Yung power off tsaka on niya, ayan, on natin. Yan na po yung ano, yung screen niya.
May mga function din po siya dito sa gilid. Ito ay para sa pag long press tong sa baba na to. Long press para magbukas yung flashlight. Pag short press tong side na to ay para mag-hold. Tingnan niyo po, long short press. Ayan po, i-hold niya yung meter. Kung ano yung reading niyo, i-hold niya po 'yan. Pag short press pala, pag long press yung ilaw. Ayan po. Next naman po na pang ano niya, button niya ay sa capacitance. Ayan po siya. Yan po yung capacitance. Pag nilong press naman po natin, magiging Fahrenheit po yung ano niya, yung temperature. Yan po yung Celsius. Ito pong ano na to, temperature na to, yun po yung init ng surroundings. Tapos yung last, yung po yung function na nakalagay. Ayan po siya. Auto, DC bolts, AC bolts, diode, at yung pong tinatawag nilang EMF o yung parang sa hazard kung meron. Live. At yung auto. Yung sa auto po, kapag naka-set yung tester na to na naka-auto, pwede siyang gamitin sa resistance, pwede sa DC, pwede sa AC. Tatry po natin. Yung pong kulay pula na test probe ay nakalagay sa input. At yung black ay nakalagay doon sa COM or yung negative. Pag po sa resistance natin kukuhanin, medyo hindi makita. Naka-auto siya. Ibig sabihin continuity. Try natin sa DC. May battery po ako rito na 1865. Positive, tanggalin po natin yung hold, ano niya, holder. Yan po yung positive at ito yung negative. Yan po, 4 volts DC, 4.067 DC. Yan po yung sa battery DC. Try ko po ngayon dito sa AC naman, no, alternating current. Naka-auto po yung tester. Test ko na. Ayan po yung AC, 224.2 AC. I-check naman po natin si capacitance. Ano pa yun ng capacitor? Meron po ako rito ng gamit na na capacitor na 1.5. Check po natin. Ipe-press lang po natin itong button na ito nasa gitna. Ayan, capacitance. I-check po natin yung value ng capacitor na ito. Siyempre, kailangan muna natin i-short si capacitor bago mag-dot-dot ng test probe. Check si capacitor. Ayan po, 1.3 microfarad yung capacity nitong capacitor na luma. Try po tayong kumuha ng bago. Ito po, bago.
na 4 microfarad. Short muna natin. Check natin yung boat terminal. Ayan po siya, 4.3 microfarad. Mabilis siyang kumuha ng capacitance o mag-read ng capacitance. Marami pa tong ibang feature eh, hindi ko pa rin po kabisado dahil kadarating nga lang po. Babasahin ko po yung brochure o your manual para maintindihan natin maigi. May isang function po dito ng tester na to ay yung EMF. Yung EMF po nakalagay dyan, ibig sabihin po nyan ay base dito sa ano nya, sa manual nya, ang EMF po ay electromagnetic radiation po yung EMF na yan. Na try po natin dito sa ilaw na ginagamit ko, itong ilaw na to. Yan, yung ilaw na yan. Ito po yung tester natin. Eh, kita nyo po yung bar nya, yung nasa gitna na yan. Yung bilog na yan. Wala pa pong nadidetect na electromagnetic. Para pag nilapit ko po mismo dito sa ilaw, nakikita nyo po. Lakas. Kahit ibabaw. Pero pag nilayo ko siya, nawawala. Nilapit ko siya, may sound beep na naririnig. Wala siya. Pero itatry ko rin po dito sa ano, dito sa electric pan. Kasi may electromagnetic din to eh. Tingnan natin ha. Ayan po, meron din. Lalapit natin sa motor. Meron din. May electromagnetic field. Kapag nilayo mo, nawawala. Yan po yung nagiging function ng electromagnetic. Pantest ng electromagnetic. Siguro sa mga kagaya ko na nag-re-repair, mas maganda mag-invest po ng mga gamit. Kapakipakinabang. Gaya po nitong tester na to. Marami naman po akong tester. At ibang klase na. Digital, may analog din. May ECR din. Meron din pluk na bulok. Pero gumagana pa ho yan. Pati yung pampihit ko, coins na. Diba? May mga gamit na pinahalagahan. Kaya mas maganda po mag-invest ng gamit na para mayroon din syempre gagamitin sa pag-repair. Marami pong murang mga tools ngayon, multi-tester. Marami po kayo mahanap. Nagandaan lang po ako dito dahil handy. Kompleto sa ano, kompleto rin sa feature niya na meron sa ibang tester. Kaya nagandahan din po ako. May nakita po ako dito sa Shopee, medyo mahal, nasa 2,000 din mahigit. Ngayon, na-order ko nga po ito sa Banggood ng 1,500 plus. Medyo matagal lang po talagang dumating. Inabot po ng ano, inabot ako ng naubusan ng stock. January 9 ko po ito in-order. Ngayon lang pong araw dumating, January 27.
halos sa almost mga 3 weeks din bago siya dumating. Ano po, sana may napulot kayong idea. Sunod po ulit na video. Maraming salamat po sa lahat po ng subscriber ko. Maraming salamat po sa suporta nyo.